بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Magsisimula tayo sa pagpapaliwanag ng isang maikling sulatin na pinamagatan na Al-Usul Al-Thalath o Al-Thalat Al-Usul. Subalit bago tayo magsimula sa pag-aaral ng sulatin na ito, ay mayroon tayong limang mga katanungan na dapat na itanong. Mayroon tayong limang katanungan bago tayo magsimula sa pag-aaral. Ang unang katanungan, bakit natin pinag-aaralan ang Tauhid? Kung mayroong magtatanong sa iyo, bakit natin kailangan pag-aralan ng Tauhid? Bakit hindi na lang tayo mag-aral ng computer o wikang Ingles? Sabihin mo, dahil ang Tauhid ay siyang karapatan ng Allah sa kanyang mga alipin. At nilikha tayo ng Allah upang ibukod-tangi siya sa pagsamba. At hindi niya tinatanggap ang alinmang mga pagsamba maliban na lamang na ito ay magtaglay ng Tauhid. At walang makakapasok sa paraiso maliban sa siyang mayroong Tauhid. Ang Tauhid ay nagpaparami ng kabutihan at nagbubura ng kasalanan. Pagkatapos, maaring may magsabi sa iyo, habang ikaw ay naglalakad sa daan, halimbawa, tanongin ka, ikaw ba ay isang Muslim na may Tauhid? Sasabihin mo, oo, ako ay isang Muslim na may Tauhid. At sinundan niya ito ng katanungan pa. Ano ang kahulugan ng Tauhid? Ano ang kahulugan ng Tauhid? Kapag sinagot mo, hindi ko alam ano ang kahulugan ng Tauhid. Sasabihin sa iyo, ikaw ay isang sinungaling. Paano? Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa niya ang Tauhid na siyang pinaka-obligado sa lahat ng obligado. At hindi niya tinatanggap ang anumang pagsamba maliban na magkaroon ng Tauhid. At ikaw, sasabihin mo hindi mo alam ang Tauhid? At maaaring tanungin ka pa ng isang katanungan, ikaw ba isang mushrik? Anong sasabihin mo? Sabihin mo, a'udhu billah, hindi ako isang mushrik, ako ay isang Muslim na may tauhid. Sasabihin niya sa'yo, ano ang shirk na ipinagbawal sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung sasabihin mo, hindi ko alam kung ano ang shirk, sasabihin niya sa'yo, maaaring ikaw ay nasa paggawa ng malaking shirk nang hindi mo nalalaman o hindi mo nararamdaman. Kung ganon, kapatid, ang pinakamahalagang bagay para sa'yo ay ang pag-aralan mo ang Tauhid. Pag-aralan mo ang Tauhid. At ganun din, pinakamahalagang bagay rin para sa iyo na pag-aralan mo ang shirk upang sa ganun ay makaiwas ka rito at makapagbigay ka ng babala mula rito sa mga tao. At ito ang unang tanong, bakit tayo mag-aaral ng Tauhid?